Ngayon po ay August 2, 2023. At tulad po ng lagi ko pong sinasabi dito, patuloy po sana nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kasama po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. At kaugnay po ng pagtitiwala na yan, suportahan po natin ang ating authority sa pangunguna po ng ating Pangulo, ang National Bureau of Investigations, ang Philippine National Police, at sila po kasi ngayon ang talagang front line, ano? Particular sa pakikipaglaban po sa terorismo. Ito pong terrorism, napakalawak po ng saklaw nito. May mga iba't ibang layunin, pero dito po sa particular na topic natin, ang pag-uusapan po natin, ito pong Tebes Terrorist Group. Nabanggit na po natin ito sa mga nakalipas na live streaming natin na ang kongresista na suspendido na si Arnulfo Tebes kasama po ng kanyang kapatid na dating gobernador na si Fride Henry Tebes at 10 iba pa ay dinesignate na po ng Anti-Terrorism Council bilang mga terorista dito po sa ating bansa. At kaugnay niyan, nung araw na pumutok ang balita na lalabas nga po ang resolution ng Anti-Terrorism Council designating Arnulfo Tebes as terrorist individual, pumutok din ang balita na yung kanyang di umano'y gunman ay napatay ng mga pulis sa Negros Oriental. At sinasabi na itong gunman na ito ay nanlaban. Ang layunin lang kasi ng ating mga kapulisan sana ay iserve po yung search yung warrant of arrest kaugnay po sa mga kasong kinakaharap nitong di umano'y gunman ni Tebes. Nakalimutan ko bigla yung pangalan ng gunman, ano? Kasi napanood ko lamang sa balita kanina at hindi ko maalala yung pangalan bigla nung gunman. Alex yata ang pangalan, ano? Tingnan po natin dito po sa post ng isa po nating kaibigang vlogger. Bagamat magkaiba po kami ng political na paniniwala, pero kaibigan ko po ito si Tim Kuling, o mas kilala po sa pangalang Makmak Pablo. Yan. Ayon po sa kanyang vlog, actually, nung hindi pa pumuputok ito sa balita, nagkaroon na ng advance information itong si Makmak Pablo tungkol po dyan sa tauhan na yan, di umano nitong si Arnie Tebes na si Alex Mayagma. Dito po sa vlog ni Tim Kuling, meron po siyang katanungan. Ano, sabi niya rito, kung hindi tauhan ni Arnie Tebes si Alex Mayagma, bakit doon ito natagpuan sa manukan ni Tebes ng mga huhuli sa kanya? Bakit ang abogado ni Alex Mayagma ay naging abogado din ng kapamilya ni Tebes? Tapos may mga vlog pa siya before that. Number one, most wanted sa Negros Oriental sa game farm ni Tebes natagpuan. Yan na po, ano? Yung pumutok na po ang balita niyan . Tapos, meron pa dyan. Ito. Alex Mayagma, most wanted ng Negros Oriental, hindi talaga nagpahuli ng buhay ng laban at na-neutralize sa isang rooster farm ng nitong si Arnie Tebes. Alam nyo mga tol, eto, napansin ito ni Makmak Pablo. Sabi niya, kaya pala nag-live si Palangga, may nangyari pala kay Alex Mayagma sa manukan niya mismo. Naalala nyo mga tol, nung nakaraang araw nag-live itong si Arnie Tebes. Sabi niya, may mga umiikot na naman daw po ng mga puting behikulo, referring siyempre sa ating authority yon, mga mobile siguro sinasabi niya, sa kanya mga propriedad, yun pa nga yung ginamit niyang term, property. Pala, ang sistema, nag-serve ang ating PNP
yung Negros Oriental Police Province ng warrant of arrest laban dito kay Alex Mayagma. And natagpuan itong si Alex Mayagma sa manukan nitong si Arnie Tevez. Yun pala yung tinutukoy doon. Kaya pala nagsasalita na naman itong si Arnie Tevez nang may mga puting behikulo doon po sa kanyang mga propriedad. Eh, dahil yung number one most wanted sa Negros Oriental nandoon sa kanyang property. At doon tinangkang hulihin ng ating mga kapulisan, but unfortunately, ito po ay hindi sumuko sa ating pulis at nanlaban. Kaya po nauwi po ito sa kanyang pagkakamatay. Makikita ninyo dito mga tol kung ano yung mga indicators suggesting na ang nabanggit na individual ay may kaugnayan probably kay Arnie Tevez. Kasi unang-una, tama yung sinasabi ni Tim Kuling o ni Makmak Pablo. Bakit matatagpuan si Alex Mayagma sa manukan na pag-aari ni Arnulfo Tevez kung wala silang kaugnayan sa isa't isa? Ano? Etong si Alex Mayagma, napakaraming kaso nito. Mga pagpatay, pero ang nakalulungkot kasi naikulong na ito eh. Noong 2020, kung hindi tayo nagkakamali sa pagkakatanda ko, dahil noong 2019, panahon ng halalan, nahulihan po ito ng baril at sinampahan po ng kasong illegal possession of firearms in relation to violations of Omnibus Election Code or yung sa madaling salita, gun ban. Siya po ay nahuli at sinampahan ng kaso. Kinalaunan, nakulong pero agaran po itong nakapagpiyansa. Hindi natin alam kung sino po ang nakapagpiyansa sa kanya. Pero may mga rumors din na itong si Alex Mayagma ang kilala bilang bagman at gunman nitong si Arnie Tevez. Alam nyo, pag sinabing bagman, taga-kolekta po ito ng mga kaperahan ng isang pinuno ng sindikato. Ano? Eh yung gunman, hindi na natin kailangan paliwanag yon. Mga trigger man yon ng isang taong mahilig magpapatay ng individual. At hindi naman maikakaila mga tol na itong si Arnie Tevez eh sinasabi ng mga ebidensya ayon po sa NBI at sa ating PNP na siyang nag-utos at nagpapatay kay Governor Ruel Degamo. Ang malungkot, pagkatapos lamang ng ilang mga panahon at makausap ng mga magagaling na abogado, yung mga sumuko o naarestong mga individual na talagang pumatay dito kay Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa, ay nag-retract po kanilang mga statement at sinasabi ngayon na sila daw po ay walang kasalanan at pawang mga pineframe lamang sa mga alegasyon na ibinato po sa kanila. And higit sa lahat, wala raw pong kasalanan itong si Arnie Tevez. Ganun po yung mga naging situation sa mga nakalipas po na buwan. Salamat na lamang at finally, naging mabilis ang pagkilos ng ating gobyerno sa pamumuno po yan ng ating Pangulo. Kung hindi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos na mamayagpag pa din itong mga Tevez sa Negros Oriental. Kaya pasalamatan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. It takes a Marcos administration para i-pin down itong terrorist group ni Tevez. Walang nakagawa for the past years. Duterte administrations, walang nagawa. Aquino administrations, walang nagawa. Pero isang Marcos administrations ang talagang tuluyang nagpabagsak dito sa terrorist organizations ni Arnulfo Tevez. Ngayon,
dahil nga po siya ay terrorist na at nakaamba na yung mga kaso na isasampa sa kanya para sa paglabag ng ATA po natin, yung ATA Anti-Terrorism Act, eh kinalaunan magiging madali po sa ating gobyerno na i-locate at probably ma-take into custody itong si suspendidong Congressman Arnie Tebes. Ngayon, may mga kritiko, partikular, itong mga vlogger na hindi ko alam kung bayaran ba ni Tebes dahil sila ay masugid na sumusuporta kay Arnulfo Tebes sa kabila ng napakaraming akusasyon na ibinato dito at sandamakmak ng mga ebidensya na nagsasabi na siya ay may kasalanan. Pero patuloy po nilang kinakampihan. Sinasabi nila, grabe daw ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno kay Arnulfo Tebes. Same tune po sila, parehas po ng tono nitong si Arnie Tebes na panggigipit lamang ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Tinawag na nga lang nitong si Arnulfo Tebes na BBM eh, si Pangulong Bongbong Marcos. BBM, Boeing, at saka si Abalos. Diyan mainit itong si Tebes sa tatlo po na mga opisyalis po natin na yan ng ating gobyerno. Kay BBM, kay Abalos, at kay Bongjing. Yun po yung mga tawag niya sa mga individual po na ating pong nire-respeto sa ating Pangulo, sa ating sekretaris na si Boyeng Remulla at saka si Benhur Abalos. Ang tanong, pagmamalabis ba ang ginawa ng ating gobyerno? Hindi po. Kasi sinasabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nire-recognize niya ang rule of law, nire-recognize niya ang due process, at ito po ay in-afford dito kay Henry Tebes at saka kay Arnulfo Tebes. By the way, nabanggit ko si bigla si Henry Tebes. Ang priority po natin pinag-uusapan ay si Arnulfo Tebes. In-afford po yan sa kanila. Mabigyan po sila ng pagkakataong madinig ang kanilang panig. Higit sa lahat, hindi po arbitrary ang action po ng ating gobyerno designating Arnulfo Tebes as terrorist individual. Pag sinabi pong arbitrary, sa madaling salita, hindi po pagmamalabis sa kapangyarihan ng ating gobyerno ang ginawa po nito na i-designate as terrorist itong si Arnulfo Tebes. Kasi sa katunayan, dumaan po iyan sa due process. May mga ebidensya na inilatag para po mapatunayan at kakitaan po ng probable cause o sapat na basihan itong pagde-designate nga po kay Arnulfo Tebes bilang terorista. Kaya kung kine-question nila yan, pwede naman po silang mag-file ng kanilang legal na remedyo sa higher court questioning the actions ng Anti-Terrorism Council. Perhaps, baka sa kaparaanan ng mga abogado, like for example, yung certiorari, o di ba? O kaya, humingi sila ng temporary restraining order para ipatigil yung designation as terrorist individual dito kay Arnulfo Tebes. I do not know kasi hindi naman po ako abogado kaya hindi ko alam kung ano yung mga legal remedy na maaaring gawin po dyan ng kampo nitong si Tebes. Pero binabanggit po kasi natin yan not because trying hard tayong maging abogado. Wala na po sa pangarap kong maging abogado. Pangarap ko baka maging doktor. Kung papalarin at may pera, no? Kasi dahil sa nangyari sa aking kalusugan, parang nagbago yung pananaw ko ngayon sa mga papangarapin ko bago ako mamatay. Kung ano yung matatapos ko sa pag-aaral, eh, yun. Baka pagmimedisina. Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin. Walang pagmamalabis sa ginawa po ng ating gobyerno for designating Arnulfo Tebes as terrorist individual and his group as terrorist group. Alam nyo, ang essence po kasi ng terorismo ay ang takot. Ano, palaging kaakibat po dyan ang takot. Hindi lang ordinaryong takot, malawakang takot. Kapag ka ang iyong aksyon, katulad ng karahasan, pagpatay, pananakit sa mga individual, ay nagdulot ng malawakang takot para sa mga individual o sa mamamayan kung saan ka naroroon.
maaari talagang i-designate ka as terrorist individual or organizations. Ang terrorism po kasi mga tol, wala po iyang universal definition. Ang ibig pong sabihin, ang terrorism po, ang definition ng terrorism sa Estados Unidos, Australia, Japan, at iba pang mga bansa, magkakaiba po ang definitions niyan. Depende po doon sa kanilang batas na umiiral at depende po kung paano po nila i-define ito. Sa atin, naka-define po ito sa Anti-Terrorism Act. Sa madaling paliwanag, mga akto sa ilalim po ng ating batas na mga karahasan, pananakit, na nagdulot ng malawakang takot sa ating mga mamamayan. O, yun po yung pinaka-esensya ng terorismo. At ganun na ganun po yung ginawa ng mga grupo nitong si Arnulfo Teves. Pinaka nagtuldok po dyan yung pagpatay nila kay Governor Ruel Degamo noong March 4, 2023. Saan ka naman nakakita only sa grupo lamang ni Teves na in broad daylight sa loob ng bakuran ng isang gobernador na may mga nagbabantay na mga pulis at sundalo at ang pinakamasakit pa doon, kasabay ng maraming mga mamamayan diyan po sa Negros Oriental na humihingi ng tulong mula sa gobernador, ay papasukin mo yung bakuran at biglaan ka na lang mamamaril ng walang habas sa lahat ng mga tao doon, partikular kay Governor Ruel Degamo. Kaya ito po ay nauwi sa pagkakamatay ng total na 10 katao, instantly patay ang 9 na katao including si Governor Ruel Degamo, and after 2 months namatay po yung isa sa mga tinamaan ng bala. At 18 ang nasugatan doon po sa walang habas na pamamaril ng mga tao na ito. Sila po yung mga nakakulong ngayon sa NBI. Sila po yung mga nagsasabi ngayon na wala daw silang kasalanan. Pero hindi maikakaila na ang mga CCTV footages ay sila po ang nakita. Mga damit nila na recover sa kanilang posesyon, na ginamit nga yung mga damit na ginamit na recovered sa kanilang posesyon, pati po yung mga firearms na ginamit po nila doon sa pagpatay. At after po ng ballistic examinations, ang mga baril po na ito na nakuha po sa kanilang posesyon ay tumugma doon po sa mga bala na na-recover doon po sa crime scene. Ganito po yan. Pinaliwanag ko na po ito nung nakaraang araw, pero babanggitin ko lamang po ulit. Ang isang balang lalabas sa baril ay natatangi. Halimbawa, meron ka pong baril. Pinutok mo po ito at nagpaputok ka pa sa ibang lugar. Ang bala na lumabas po doon sa isang lugar na pinaputukan mo at balang lumabas doon sa kabilang lugar, parehas po ang katangian noon. Hindi po yun magbabago. Kung ano yung print, kumbaga sa fingerprint ng tao, parehas lang yun. Kaya hindi mo ngayon maide-deny sa harapan ng publiko at sa korte na ang baril na ginamit doon sa krimen at ang baril na natagpuan sa'yo ay magkaiba. Doon, nagkakaroon ng matibay na batayan ang ating husgado para sabihin na ang tao na ito ang siya talagang nakagawa ng krimen dahil ito yung mga baril na nakuha doon sa kanyang posisyon na ginamit doon po sa krimen. Marami pang mga ebidensya. Nandiyan ang mga eyewitness na nagsasabi na nakita nila ang mga tao na ito sa panahon ng pamamaril. Nandiyan ang mga dokumento na nagsasabi na ito yung paper trail kung paano nagkaroon ng pagbayad itong si Arnulfo Teves sa mga taong kanyang inupahan nga para patayin si Governor Ruel Degamo. At napakarami pang mga testimonya at ebidensya na magagamit para po idiin itong si Arnulfo Teves. Ngayon, lahat po yan ginawang basihan ng ating Anti-Terrorism Council na pinamumunuan ng ating Executive Secretary na si dating Chief
Justice Lucas Bersamin. Kasi ang composition po ng Anti-Terrorism Council is syempre under the Office of the President, tapos headed or chaired by the Executive Secretary and co-chaired by Secretary of Justice among others. Ano, ganun po. Kaya kahapon nung nagkaroon ng press conference ang Anti-Terrorism Council, ginawa po iyon sa may Malacañan. Bakit doon ginawa? Kasi nandoon po yung ating Executive Secretary. Anyways, yan po yung mga impormasyon na dapat po nating malaman para masabi po natin ang ginawa po ng ating gobyerno taliwas sa mga sinasabi ng mga vlogger na tumutulong at sumusuporta dito kay Arnulfo Teves at sa kanya mismong sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis ang ating gobyerno. Wala pong pagmamalabis. Sa panahon po ng Marcos administration, pantay-pantay po ang pagkakataon kung ating ang susuriin. Isang taon na sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero halos alam po natin ang mga bilang, o kung hindi man natin kabisado ang bilang, pero sigurado hindi po aabot ng 500 o kahit 300 ang mga lumaban sa ating kapulisan sa nakalipas po na isang taon. Unlike nung nakaraang administrasyon, libo-libo ang nanlaban sa unang taon pa lamang ng panunungkulan ng Duterte administrations. Mga matatapang ba kriminal noon? Mga duwag ba mga kriminal ngayon? Kaya ngayon ang mga kriminal nahuhuli. Ang mga kriminal noon, sobrang tapang, lumalaban. Ganun ba ang isang pangulo na matapang, hindi kinakatakutan ng mga kriminal noon kaya nanlalaban? Samantalang ngayon sinasabi nila si Pangulong Bongbong Marcos weak o duwag, pero ang mga kriminal natatakot kaya sumusuko. Di ba? Anyways, mga tol, maraming maraming salamat po sa inyo. No? Naka-live po tayo ngayon sa Top 1 Page.